Paalam, mga kapatid! Unahin po natin to, ano ho, si Police Major ng Manila Police District. Opo, para po lamang dito po sa ating pong pagsubaybay po sa matalinhagang kasong ito. Kasi nga po ang Bureau of Customs po dito ay nakakabingi ang kanilang katahimikan sa pangyayaring ito sa loob mismo ng aduana. Ating pong kausapin si Police Major Philip Ines. Oo. Pag pinagdugtong mo yung kanyang parang pangalan, Philippines. Philippines talaga. Oo. Kaya kanina nalilito ako. Philip Ines. Opo. Police Major Philip Ines, ang heavy po ng PIO sa Manila Police District. Magandang umaga po, Major. Sir Ted, Ma'am Chacha, isang kalmado at mapagpalang umaga po. Opo, kalmado ha. Good morning, sir. Dapat talaga, kalmado lang tayo. Opo, sige po. So, sir, ano ho ba ang, so far po, ano ba ang kwento sa official record ng Manila Police District sa pangyayaring ito kung saan po isang police Quezon City ang nasangkot dito po sa insidenteng ito? Go ahead, sir. Yes, sir Ted. Ito nga po, may nangyaring shooting incident sa loob po ng opisina ng Custom dito sa May Port Area, Manila. Kung saan nga po, nabaril itong isang police ng Quezon City na naka-assign sa District Headquarters Support Unit. Itong si Police Executive Master Sergeant Celedonio Causeran Jr. Mm-hmm. Nangyari ito, sir Ted, Ma'am Chacha. Nasita po ito ng mga taga-Custom, operatiba ng Custom ng hapon po ng May 20. Meron po sila natanggap na impormasyon na yung mga responsable dito sa pag-atake sa kanilang hanay ay nandito sa area kung saan nga nasita nila itong taong ito. At dinala po sa kanilang himpila dito po sa loob ng kanilang opisina, dito po sa Custom Intelligence Investigation Service, doon po mismo sa loob ng Port Area, Manila, dahil po sa paglabag po sa Comelec gun ban. At Sir Ted, during po doon sa process ng pagkuha ng mga impormasyon, ng detalye, allegedly ito po daw police na ito ay nagpaalam para gumamit po ng palikura, no, na comfort room. At paglabas niya nga po doon, tinanggalan mo na po ito ng posas para po makagamit po ng comfort room. At paglabas nga daw po ng comfort room, tinagaw po yung baril nito ni Intelligence Officer Loom 2. At habang po sila ay nagkakaroon ng pagbubuno, tumulong po itong isang kawani din po doon, si Elisir Mangilile, isa pong intel officer. At binaril po itong police natin, tinamaan po ito sa ulo at sa dibdib. At dinala po nila sa hospital, dito po sa Gat Andres Bonifacio Hospital, pero diniklara po itong dead on arrival. Sir Ted, Ma'am Chacha. Opo. So kung ano po yung kwento nung una ng Customs, ano po, mismo pati po yung QCPD, yun din po ang inyo pong istorya po ngayon na inilalahad po sa amin. So wala pong inconsistency doon. Nagpadala, pumayag ho ba ang aduana, ang Bureau of Customs, na kayo mapadala doon ng mga forensic ng mga forensic experts natin? Actually, Sir Ted, may nag-conduct ng technical processing yung ating forensic unit ng MPD doon at kinuha itong mga pieces of evidence na ito at yun ang kanilang pinoproseso. At dinala dito, Sir Ted, sa impila ng Manila Police District sa Homicide Section, itong dalawang ng kawani ng Bureau of Customs, itong ang si Intel Officer Elisir Mangili at itong si Special Agent Juan Joban Lugto. Kung saan, Sir Ted, during the investigation process po ng pag-iimbestiga, nasampahan po ng kasong pagpatay ito pong si Intel Officer Mangili at dinala po natin at nirefer po natin yung kaso dito po sa Prosecutor Office ng Manila. Meron ito pong May 20 ito po. Opo. Opo. Meron ho bang CCTV cameras doon sa area? Sir Ted, wala lang po akong kompletong detalye kung meron po silang mga nakuhang CCTV dyan na makakasuporta dyan sa kanilang pag-iimbestiga. Pero tuloy-tuloy po yung pangangalap natin ng mga impormasyon dyan. At sa pagkakaalam ko rin, Sir Ted, kasama rin natin na mag-iimbestiga dyan ang Quezon City para makatulong, malaman natin ano ba talaga ang nangyari sa buong katotohanan sa pangyayari ito. Ano ang pakay nitong si Kaonseran sa loob ng aduana? Yun, Sir Ted, ang iniimbestigahan pa rin at malaman natin bakit ba siya naandun. Kasi ang allegation, Sir Ted, ng mga kawani ng Custom, siya po ay ang responsable dito po sa series ng pag-atake sa kanilang hanay.
Mm-hmm. Kaya nga po, nahuli siya at sinita po siya at nahulian po siya ng baril. Kaya po nadala po sa kanilang impinan. Aha, sige po. So, na if yung pong dalawang sangkot dito na customs personnel, nasaan po sila ngayon? Sila ba'y na-inquest na po? Na-inquest itong si Intel Officer Mangili, Sir Ted, noong May 22. Mm-mm. At ito naman pong si Special Agent Juan Joe Balugto, sa pagkakaalam ko po dito, siya po yung tumayong witness. Kaya po na-inquest po itong si Intel Officer Mangili. Mm. So, kumbaga, yung nakabarel ang na-inquest. Tama po kayo doon, Sir Ted, at sabi nga natin na sa piskalya po yan, hayaan po nating depensahan po nila yung kanilang sarili at magpresenta po sila ng kanilang mga ebidensya para ma-justify po nila yung kanilang ginawa. Opo. Nakakulong pa ho ngayon ito pong nakabaril? Sa pagkakaalam ko, Sir Ted, hindi lang po ako sigurado dito kung nandito pa sa kustudiya namin, pero ito po ay nasampahan po ng kasong murder. Mm-hmm. So, kasi kung murder po ito, wala itong kaukulang piyansa. Sige po. Sir, kailan po, tapos na ho ba ang investigasyon? Tapos na ho ba? Kung ito ba'y concluded na? Yung sa proses, sa aspeto po ng pagkakabaril dito kay PEMS Kausiran, ito po ay kinukonsidera na nating solve kasi nasampahan po naman po natin ang kaso. Ito pong bumaril sa kanya. Mm-hmm. Ngayon po, yung sa may mga insidente naman sa Bureau of Customs, sir, tinitignan po lahat yan, nangangalap pa po ng mga ebidensya para malaman po talaga natin kung itong tao ba na ito, siya po ba talaga ang responsable dito sa mga pag-atake sa kanilang hanay. Apo, may nakuha ho ba doon sa, ano, sa possession nitong napatay na pulis? Ano mang mga sinasabing ebidensya na maaaring mag-ugnay sa kanya doon sa pamamaslang po ng mga kawani ng adwana? May mga nakuha po tayong mga ebidensya dyan sa Sir Ted at pinaproseso po yan ang SOCO. Titignan po natin, may nakuha rin po sa kanyang baril at titignan lang din po natin yan, Sir Ted, kung ano pong kalalabasan. Kung yung pong nakuhang baril dyan sa kanya, ay yun po ba talaga yung nagamit din ito sa mga previous attack po sa mga kanyang costume po. Opo, sige po. Salamat po na marami, Major, ano ho, sa inyo pong panahon na binigay po sa aming programa. Thank you, sir. Salamat po. Maraming salamat, Sir Ted, sa pagbibigay ng pagkakataon, may bigay naman ng mga ganitong impormasyon. Sa ngalan po ng aming punong taga-Timon, ang ama po ng Police Manila, Brigadier General Leo M. Francisco, isang kalmadong umaga po. Apo, thank you very much. Ang kalmadong Police Major po at Hepe ng PIO ng Manila Police District, si Police Major Philip Ines. O, pag pinag-combine mo yung kanyang pangalan, Philippines. Ha? Oo. Kaya nga, parang eh, si no? Doc Vic. Victoriano. Oo. Victoriano. Yun. Para